mga lods. Ako nga pala si RF5 at bibigyan ko kayo ng full tutorial kung paano mag-install ng pipe sa stand-up scooter, lalo na sa mga ChinaPed at sa Evo. Sa GoPed, same lang naman sila ng pag-install eh. Halos wala nang pagkakaiba sa mga brackets na nagkaiba. Sa Evo, medyo mahaba lang yung pipe nila. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-install kasi nakikita ko sa iba nagtatanong kung paano magkabit para sa inyong mga bracket, ano magandang ilagay sa manifold pag nagli-leak yung oil. Tuturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat gawin. Una, umpisa natin sa pipe. Ito yung pipe. Ayan. RF5 to. Gawa ko. Pang China Ped to na naka-direct drive. Tuturo ko kung paano siya ikabit. Para dun sa iba na nagtatanong kung paano kinakabit. Kasi yung iba, yung bracket, bali-baliktad, hindi nila maitama kung saan nakakabit. Kaya ituturo ko kung paano ikabit yung mga bracket. Para mas madali yung maikabit yung pipe. Siyempre, una tayo sa manifold. Ito yung kabitan ng spring. Siyempre, yung pipe, kailangan may spring. Para pag hinatak ng spring yung pipe, hindi maluwag, malalaglag. Tapos, dito mo siya lalagyan ng silicone. Paikot. Para pag hinatak ng spring, hindi magli-leak yung oil. Siyempre, dapat ang gagamitin mo silicone dito, yung high temp. Tawag doon ay yung gamit ko kasi beta gray. Mas maganda kasi yun kasi pagka habang tumatagal mas kumakapit siya. Hindi nagli-leak yung oil. Yung ped ko kasi yung pipe na nakakabit doon hindi nagli-leak ng langis. Kaya maganda. Yun yung pinabibili ko pag may bumibili sa akin ng pipe, kung ano tinatanong sa akin, kung ano yung magandang gamitin. na gasket maker para sa manifold. Yan. Ito naman yung bracket. Tuturo ko to sa inyo kung paano kinakabit. At syempre, yung iba kasi akala ganito, akala ganyan, ganun. Tuturo ko, dapat pag kinabit nyo, hindi nagpit, baliktarin nyo para magpit. O hanapan nyo nung tamang angulo para magpit siya. Hindi yung pag kinabit mo, yun na yun, ay, ang layo. Hindi ganon. Kailangan hahanapin mo yung pit na part na tatama doon sa pipe pag kinabit mo. Yan. Yan yung ped ko. Hindi siya naka-direct drive. Stuck siya. Yan. Yan siya. Ngayon, itong pipe, pang naka-DD. Ngayon, yung ped ko, hindi naka-DD. Stuck. Siyempre, pag yung engine na to, inilipat mo dito sa kabila, direct drive na siya. Same lang. De, pag kinabit ko yung pipe na to, pag ganito, pag binaligtad, naka-direct drive na. Yan, tuturo ko sa inyo kung paano. Siyempre, una, kailangan kabit natin to. Dito. Pag tinanggal nyo yung stock pipe nito, meron niyang kasamang gasket na malaki. Pwede nyo siyang ilagay para hindi mag-leak. Pero naman, kung meron na kayong beta gray, pwede nyo rin lagyan siya ng beta gray dito para pag kinabit nyo siyang ganito, hindi siya magli-leak. Try natin ha. Kakabit ko ngayon. Ganyan. Siyempre, ito mauna ng bolts. Dapat siyempre alin yung gagamitin yung tornilyo para mas madali. Mas maganda kung stainless para mas matibay. Hindi siya napuputol. Yan.
Tapos, saan natin lalagay yung pipe? Yan. Hinapin natin yung kailangan nakasagad siya. Yan. Ayan. Pag nakaganyan na yung forma ng pipe, susunod naman natin yung bracket. Bracket naman. Pag nakakabit ng ganyan yung pipe, yan. Siyempre, yan. Dito nyo ikakabit yung spring, ha. Yan. Sa dalawa na yan. Para hot batak siya. Pag nilagyan nyo siya ng high temp na na gasket maker, hindi siya malalaglag o mahuhugot. Tapos, dito natin kinakabit yung bracket. Ayan. Sa dalawa na to. Isa dito, tsaka isa dito. Para doon, tsaka para dito. Ayan. Ngayon, itong isa na to, para siya dito. Kasi may eksis siya eh. Pag ganito kabit niya, ito. Isang mahaba, ito mahaba ito eh, kaysa dito sa baba. Yung mahaba, dito lagi sa taas. Ayan. Pag ganyan nakabit niya. Pag medyo mataas, yung bracket, ayan o. Dapat nakasentro siyang ganyan. Sa butas. Tapos, kailangan tornilyo nyo muna to. Itong nasa baba. Ito. Dapat nakatornilyo muna. Para makita nyo. Tapos, may alawan siya. Ayun. Kita niya sa daliri ng kamay ko. Kasi kaya siya may allowance dahil lalagyan mo siya ng rubber bushing. Isa dito sa loob at isa dito sa labas. Bago pa lang yung flat washer. Yan, flat washer. Bali, ang forma niya ganito. Ayan. Rubber bushing, tapos flat washer. Paganyan. Saka mo siya itutornilyo. Kabilaan siya. Itong isang mahaba, syempre, dito siya. Ayan. Yan. May allowance niya. Ayan. Sakto yan. Pwede namang itulak kung medyo parang malapit. Pero, sasakto yan pag hinigpitan sa baba. Minsan kasi, nagkakabit, yung mahaba, nilalagay sa baba. Ayan, ang nangyayari, ganyan, lumalayo siya, malayong malayo. Kala nila, sablay. Isa naman, ganyan. Malapit, teka, pasok, ayan o. Pasok, sablay. Hindi kasi nila, minsan yung iba kasi, hindi nila kabisado magkabit, first time nila, kung akala nila, ganun na, yun na yun. Hindi, kailangan na hanapin natin yung tama. Ayan, ganyan, tama siya. Diyan. Para may kabit natin ng tama yung mga bracket. Kailangan, bumili kayo ng ganitong bolts. Ayan. Mas mahaba ito dun sa stock bolts. Ang stock bolt, siguro mga ganito lang. Ito. Ayan. Bibili ka na mas mahaba. Para, pag kinabit mo, hindi kapos. Dun sa bracket. Kasi yung stock na tornilyo, kapos siya. Kaya kailangan natin magpalit. Dapat stainless din tapos allen para matigas. Hindi mapuputol pag mabibrate. Siyempre, bago kayo magkabit ng pipe, kailangan nyo muna mag-cut. Ika-cut nyo yung cover nung ped nyo. Dito sa harap. Dito kasi dadaan yung elbow. Palabas. Pag naman, mas maganda kung tatanggalin nyo na to. Ganyan ang kalalabasan niya. Para mas maluwag, hindi kayo mahirapang magkabit o magbaklas. Para kung may leak, madali nyo malalagyan ng gasket maker.
Kasi yung iba tinatanong paano? Paano walang butas, walang cut? Siyempre kailangan ika-cut niyo siya diyan. Siyempre, kung sa inyo naman yung ped at kayo yung magka-cut, dapat maganda. Maganda yung cut para pag nakita ng iba, hindi pangit tingnan. Yan. Ako kasi nag-cut nito eh. Yung isang klase ng pipe na may arrester. Arrester ang tawag dito. Yung isang klase kasi tube lang. Yung mga sa panggoped, rhino yata tawag nila dun eh. Hindi ko alam kung ano tawag dun. Pero yung iba kasing ganito, tube lang. Ito kasi with silencer. Mas tahimik to kaysa dun sa tube lang. Kaya yung yung iba na gustong tahimik yung tunog ng ped nila, may offer ko sa inyo ipagawa. Ito, yung may ganito. Kasi yung isa, open talaga yon, wala siyang silencer, kaya maingay. Yung mga tube lang yung dulo, may ingay siya. Pero magaganda naman tumunog yun pag mga rektahan na. Doon naman siya bumabawi. Kaya lang talagang pag mahigpit sa lugar nyo, at talagang bawal yung maingay, eh sigurado, bulabog, bulabog kapit bahay.